Ang araw, narito ang latest update natin sa typhoon na si Fabian at sa hanging habagat or southwest monsoon. Bagamat napakalayo pa rin sa kalupa ng ating bansa, patuloy tayong nagbibigay ng 6-hourly update sa bagyong si Fabian. At kaninang alas 10 ng umaga, ito ay tinatayang nasa layong 705 kilometers ang layo, east-northeast ng extreme northern Luzon. Taglay ng typhoon na si Fabian ang lakas ng hangin na umabot hanggang 150 kilometers per hour malapit sa gitna nito at yung pagbugso ng hangin aabot na nga ng hanggang 185 kilometers per hour. May kabagalan ng pagkilis nito during the last 6 hours pakanluran. So kaya nabago po yung outlook natin na instead of supposed to be nakalabas na siya ng air responsibility kahapon or ngayon, mas na-late po yung inaasahan nating paglabas nito sa ating PAR. Wala pa itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa at gaya nga ng binanggit natin kanina, wala tayong nakataas na warning signal at the moment. Within the next 3 to 5 days, ito po yung inaasahan natin pagkilos ng typhoon na si Fabian. Bukas ng umaga, nasa loob pa rin ang ating air responsibility sa layang 540 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Sa darating naman ng Biyernes na umaga, inaasahan natin itong nasa layang 450 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. So mapapansin natin, no, halos pakanluran, then gradually magno-northwest yung inaasahan nating pagkilos ni Fabian. Sa darating naman na Sabado, inaasahan natin na nasa labas na ito ng ating air responsibility or sa layo namang 565 kilometers north ng Itbayat, Batanes. Sa darating naman na Linggo ay halos nandito na siya sa landmass ng southeastern part ng China. At Monday next week, inaasahan natin na posibleng maging isang ganap na tropical depression na lamang to sa kalupaan pa rin ng southeastern portion ng China. So mapapansin din natin yung area probability, no? Medyo bumaba kumpara sa mga forecast track natin nung mga nagdaang araw. Ibig sabihin, pinakikita nito na yung magiging actual na pagkilos within the forecast period ay maaaring more to the south or more to the north ng center track natin. Ngayon, kung titingnan natin scenario na more to the south, magiging mas malapit pa pala sa kalupaan ng dulong hilagang Luzon yung posibleng distansya nito within the forecast period. Kaya we're not ruling out the possibility na baka magtas pa tayo ng at least warning signal number 1 dito sa may bandang dulong hilagang Luzon within the next 24 to 48 hours. Kaya yung mga kababayan po natin, no, lalong-lalo na sa dulong hilagang Luzon, patuloy na mag-monitor sa update natin sa bagyong si Fabian. Ano nga ba yung inaasahan natin? Kanina pinakita natin yung forecast track, posibleng lumakas pa ito, yung peak intensity bukas, and generally westward ang magiging pagkilos until Friday. Pinakita rin natin na dahan-dahan ang hihina pag tumama sa landmass ng southeastern part ng China. At bagamat sa mga oras natin walang warning signal, binanggit din natin na kanina, any southward shift sa center track ng bagyo, posibleng maging mas malapit yung actual na location sa dulong hilagang Luzon. Kaya't yung mga kababayan natin sa Batanes at Babuyan Island, mag-monitor po dahil possible na magkaroon ng warning signal number 1 at least sa inyong lugar throughout the outlook period. Samantala, ano nga ba yung nagpapaulan dito sa Metro Manila sa nakararaming bahagi ng Luzon? Ang dalawang sama ng panahon, ang typhoon na si Fabian sa loob ng PAR at ang tropical storm na may international name na Sempaka na nasa labas naman ng ating PAR ay patuloy na nagpapaibay ng habagat or southwest monsoon. Mapapansin natin, oh, napakakapal ng kaulapan dito sa kalupaan na ating bansa at maging dito sa western seaboard nga ng Luzon. In terms of enhanced habagat, ano naman ay inaasahan natin ngayong araw? Posibleng magdala ito ng katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan, paminsan-minsan talagang sobrang lakas na pag-ulan dito sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Ang ating PAGASA NCR-PRSD nagpalabas ng orange rainfall warning dito sa mga nabanggit nating lugar ngayong araw. Samantala, posible namang magdulot din itong enhanced habagat ng katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas sa pag-ulan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, sa lalawigan ng sa Batanes Area, Babuyan Island, sa may bandang Tarlac, Pampanga, sa Bulacan, Northern Palawan, kasama ang Calamian Island at ganun din sa Calayan Island. So, yung extent or lawak ng mga areas na naapektuhan ng habagat ay nagsisimula sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon all the way to the western section of Southern Luzon. Bukod pa dyan, yung pinagsamang epekto ng habagat at ng bagyong si Fabian, inaasahan naman na magdudulot ng maalon hanggang sa napakaalong mga karagatan.
yung areas na ma-highlight po ng red, yan po may nakataas tayong gale warning, no? Dito sa may bandang Northern Luzon, mga karagatan sa paligid ng Batanes, Northern Coast ng Cagayan, kasama ang Babuyan Island. Ganon din dito sa Western Seaboard ng Southern Luzon, particular na sa Occidental Mindoro, kasama ang Lubang Island. At yung mga karagatan sa Western Coast ng Palawan, kasama na yung mga karagatan sa paligid ng Calayan Island, ay inaasahan natin na magiging maalon hanggang sa napakaalon. Hanggat maaari, huwag nang pumalawod dito yung mga kababayan nating mangisda at yung mga may maliit na sakyang pandagat. Sa natitirang bahagi naman ng ating bansa, generally, katamtaman hanggang sa maalon po ang mga karagatan. Sa areas na walang highlight ng red, iba yung pag-iingat sa mga papalaot po ngayong araw. Dahil nga sa pinag-iba yung habagat at sa mga pag-ulan na dulot nito at yung inaasahan pa nating pag-ulan na dadali nito sa iba't ibang bahagi ng Luzon within the next 24 hours, pinapayuhan po natin yung mga kababayan natin dun sa mga areas na binanggit natin kanina, mostly provinces over the western sections of Luzon, na maging alerto pa rin sa posibleng pagbaha at pag-uho ng lupa. Lalong-lalo na kung ilang araw na pong nag-uulan sa inyong lugar at malapit po kayo sa mga paanan ng bundok or gilid ng bundok, baka malambot na po yung kalupaan doon at maging sanin ng bigla ang pag-uho ng lupa, no? So, aside from monitoring, patuloy din kayong makipag-ugnayan sa inyong lokal na pamahalaan at disaster risk reduction managers para sa mga disaster preparedness and mitigation measures. Para naman sa ating mga heavy rainfall warnings and thunderstorm advisory, pinapayon din po kayong mag-monitor sa ipapalabas ng ating PAGASA Regional Services Division. Samantala, yung ating weather bulletin hinggil sa bagyong si Fabian ay pinalalabas natin every 6 hours. Ang susunod nating update ay mamaya namang alas 5 ng hapon. Ang update naman natin sa habagat, yung weather advisory, nagpalabas tayo ngayon alas 11 ng umaga, magpapalabas din po tayo ng weather advisory mamayang alas 11 ng gabi. At ang lahat ng forecast products po natin, available din sa ating website, bagong.pagasa.dost.gov.ph. Yan po muna ang latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center.